banyak bi. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Kalinga Kuya Potpot Vlog at meron tayong isang reaction video guys. No, ito ya isang throwback video po ni Kalinga Pedro kung saan talaga nga kung paano nga ba siya nagsimula sa YouTube guys. So, ito yung first vlog niya guys. At siyempre, bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. May galap shoutout po sa ama ng Kalingap na si Kuya Balsantos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, sampu ng kanyang mga kasamahan. At siyempre, may galap shoutout po sa lahat po ng sumusuporta sa buong Team Kalingap. Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayong sulok ng mundo, naroroon. Naway lagi po kayong gabayan ng ating poong may kapal. So, at siyempre, mega love shoutout po no, sa lahat po ng bumubuo po ng Karepa 2024 o Kalingap Reactors Partners 2024. No? At siyempre, mega love shoutout din po sa aking mga kaibigan na sila, Emerita Sario at Marie Pineda. No? Mega love shoutout sa inyo at sa lahat po ng sumusuporta kay Kalingap Edu. Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi mga Kalingap, saan man kayong sulok ng mundo, naroon, naway lagi po kayong gabayan ng ating poong may kapal. So, ayan guys, simulan na natin ang ating reaction video. Okay, first vlog. Action! Woo! Hello po guys. Dito na naman ako. Ay, sa mga di pa pala po nakakilala, hello po. Ako po si Kalingap Edu. Ito po ang first vlog ko. Oh shit! Kala ko matigas. Ayan guys, grabe no. Ito yung first vlog ni Kalingap Edu guys no. At nakita nyo no, na may funny side din si Kalingap Edu no. Makulit din no, nung bago-bago pa siya no sa YouTube guys. At ayan guys no, ito yung mga sa mga hindi nakakaalam no, ito no, na kasi no, normally no, nakilala no iba ay medyo tahimik si Kalingap Edu. Pero ito guys no, dito ay parang grabe ang kulit niya guys no. At ayun nakita nyo, sumandal do sa alam, nakala niya naka-stand na lang ayun. At dumire-diretso siya guys. So, talagang ano siya, masaya guys, kita niyo medyo may funny side talaga rito si Kalingap Edu guys. So sundan pa natin. Okay, so yun po. Po, alam kong nalalaman nyo pa ang bigay sa aking bike ng Kalingap Rob. Ang ganda, no? Ayan. So, ito po ang first vlog ko. Hindi ko alam masasabihin ko. Nalilito pa ako. Ayan. So, ngayon po umaga. Bandang alas 6. Ginawa ko po yung vlog kasi di ko, nalilito po ako ng linggo. Hindi ko pa po alam ang gagawin ko. Kaya ang gagawin ko muna ay mag-i-introduction ako ngayon tapos mag-a-ask ako sa inyo ng tulong kung anong magandang i-content ko ngayon sa aking ano YouTube channel. So ilagay niyo na lang po sa comment section ng YouTube na ito. Ito po official po ito, yung kay Kalingap Edu na YouTube channel. Totoo po ito. Ito po yung hindi na fake. Tapos yan po. Tulungan nyo po ako kung anong magandang mga gawin. At titingin ko po kung sino ang medyo maganda ang maaik idea. So ito po ngayon po ako. Alas 6 na umaga. So ayan guys, no? Pansin nyo talagang ito yung first vlog niya. At talagang wala pa siyang idea kung ano yung i-content niya guys no. At talagang hinihingi niya no ang opinion o komento ng makakaparod ng first vlog na to kung ano yung magandang i-content niya at ilagay niya sa kanyang YouTube channel guys no. Grabe. At talagang dito pa lang nakita natin guys talaga na nanghihingi siya ng opinion no guys no, o suggestion no, kung ano talaga yung maganda. At ngayon guys, nakita naman natin kung anong naging content ni Kalingap Edu sa kasulukuyan. Talagang pure 100% charity guys, no? Pure charity ang kanyang laman, ang kanyang content, no? Ang content ng kanyang YouTube channel guys. At talagang kita naman natin talaga kung paano talaga ang paglingap ng isang Kalingap Edu guys, no? So sundan pa natin ang video ito guys. Sa labas, gutom na. Mabili po ako ng pagkain.
yun na lang muna ang gagawin ko ngayon at wala akong magagawa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kakalito. Ang ganda ng umaga ngayon, ano? Ang ganda. Ganyan po, makikita ang araw. Ganyan po ako. Palagi po akong nakakatulog ng mga bandang alas 10 or alas 11. Grabe na po, mabilis po akong antokin eh. Kaya, yan. Alas 10 ng umaga, gising na ako. At di... So, ayan guys, no? Mabilis, ano? Ito pala isa sa mga sa hindi pa nating alam, no? Kay Kalinga Pedro. Mabilis pala siyang antokin, guys. At ayan, guys. Ang kanyang video, ayun, no? Narinig naman natin sa video ng ito, isa pinapanood natin. Antukin pala ang isang Kalinga Pedro, guys. So, sundan pa natin, ha? Ako magsisisi pag ganun kasi napakaganda ng umaga. Gustong-gusto ko lagi nakikita ang sunrise. Kanya mo naman. Ang ganda, di ba? Yan. Kasi ako pa lang ang tao, yun ang gusto ko. Ayoko na masyado maingay. Kung alam niyo naman. Mabili po ako ng pansit. Kasi... So, ayan, guys, no? At ang kanyang gustong-gusto pala, no? Na makikita o, no? Sa pagising niya sa umaga, no? Ay ang sunrise o si Haring araw ang una niyang gustong makita, no? Pagising niya sa umaga, guys, grabe. Dito pa lang parang ano talaga siya nature, no? Dahil alam naman natin na adventurous talaga dito si Kalinga Pedro. At mukhang bibili siya ng pansit, guys. So sundan pa natin, ha. Sa pansit pa, urunahan lang yan sa pinakaunang servings. Dapat di mag lilimpas ng isang oras yung pansit para masarap pa. Alam niyo po yung pansit na may sabaw-sabaw pa? Ay, sarap nun, di ba? Yung pagkakainin ba, may sabaw, ano, mahihigupin mo pa, sobrang inig. Tapos may kalamansi. Sarap po. Grabe ka, Kalinga Pedro. Ito, pinaglalaway mo naman kami sa paborito mo sa kainin sa umaga, guys, no? Yung pansit na bagong luto na may sabaw-sabaw pa. Ano? Talagang may itlog at nga may kalamansi, which is masarap talaga yun, guys, yung pagkakahang mo lang yung bagong luto lang na pansit na may sabaw-sabaw pa, guys, no? At talaga naman nakakatakam, no, itong binabanggit po ni Kalinga Pedro rito. Natatakam tuloy ako, guys. Kasama mo pa ng itlog, the best yun. So yun po, samahan niyo po ako, mapunta po ako sa favorite stop ko na pinupuntahan. Ay, may kotse. Teka lang po, may kotse. May kotse po. Okay. Tara na. Yan po ang halaman ng mother. Hili po kami dito magtanim lahat. Si mama, si papa, ako, sinika lang ang hindi pala. Mga plant. Mahilig kami sa pagtatanim. Palibasa si Papa, eh. Magsasakayan dati, tapos naging karpintero lang. Pero, napapakinabangan pa rin naman tingin nyo. Di ba yun? Di ba may pinakita ako sa inyong halaman doon, tapos yung nakaraan. Sa kanya lahat. Natulong din ako dyan maglinis. Yun yung aking passion fruit. Kung naaalala nyo lang sa dati yung video, siya yan, maganda yan. Nagbubunga na, isang taon na nakatanim, ay. Tara na po. No, at dito, no, nalaman din natin, guys, no? May isa pa rin na bagay din palang pinagkakaabalahan, no? Ang isang Kalinga Pedro at magkakasundo sila ng kanyang mama at papa. Ang pinagkakaabalahan nila ay pagtatanim, guys, no? Mahilig pala talaga sila magtanim na buong pamilya, no? At ayon din kay Kalinga Pedro, yung kanyang ama, no? Ay dating magsasaka, guys. So, kaya pala, no? Kaya mahilig pala talaga siya sa nature, no? At talaga mahilig din talaga siya sa mga prutas, no? Kaya pala ganun sa kaano sa kahilig, no? Dahil nagtatanim pala, ano, mahilig din pala siya magtanim tulad ng kanyang ama't ina, guys. So sundan pa natin, no? Parang, guys,
guys, no, itong dinadaanan ni Kalingap Eddie, parang nadaanan din namin to, no, nagpunta ako diyan, no, parang familiar sa akin yung bridge na yan, guys, no. At mukhang mala, ano, no, iba lang din talaga ang way ng papunta Kalingap Eddie at ganun, sa way papunta Kalakuyabal at Kalingap Rob, guys, no. So sundan pa natin. Building na yung guys sa likod ni Kalinga Pedro. Pamilyar sa akin yan, nadaanan ko rin yan nung nagpunta kami kay Kuya Bal sa kami at nung may pinuntahan kami, no, doon sa mga nag-feeding program pa, parang diyan kami dumaan, no. At natatanda ko yung building na yun, guys. So yung yung dalawang palapag na ano na yun, no, establishment na nasa likod ni Kalinga Pedro, guys. So talagang nasa ano lang din siya, no. Hindi ganun sa kakalayuan sa bahay nila Kalinga Prab at Kuya Bal Santos Matubang. Kailangan talaga, tama yung sinabi ni Kalinga Pedro niyo. Kailangan niya rin mag-shot ng protective gear, guys, no, habang nagbibisikleta. Kasi ang hirap niya, no, hawak-hawak niya ang camera sa kamay ay kumukontrol sa pagbibisikleta niya, guys. So grabe talaga ito. At sa mga hindi pa nakakalam, guys, no, hilig talaga ni Kalinga Pedro ang magbisikleta, guys. So sundan pa natin, ha. Hi YouTube, hi guys, ha, guys. At napansin ko, dahil familiar talaga sa akin ito, itong lugar na nasa likod ni Kalinga Pedro. Malapit na yung Kalakuyabal, eh, no? Eh, yung terminal ng diyan sa may sentro, yung integrated terminal nila, guys, ng mga pampaseron sa sakyang, guys. So, dito pala malapit bumili, no, si Kalinga Pedro. Sayang. At hindi ko lang talaga naitanong kay Kalinga Pedro kung saan banda yung kanila diyan nung nandun kami sa diet, or hindi ko naisip na kay Kalinga Edu na sana ay nakarating din sana ako sa bahay nila, guys, no. Sana so maybe siguro sa susunod, guys, no. At talaga naman nakakatawa tong first vlog, no, ni Kalinga Pedro, dahil talagang ano lang ngayon, medyo ano rin pa siya rito na medyo nahihiya, no, hindi pa sanay.
At medyo may kakulitan din, no? May kakulitan din ang isang Kalingap Edu, guys. So, ayan. So, hanggang dito muna ang ating reaction video, guys. So, maraming salamat po sa inyo. At siyempre, kung gusto nyo mapanood po ang full video nito, ay puntahan nyo po sa YouTube channel ni Kalingap Edu, no? Ito po yung first vlog po ni Kalingap Edu, guys, no? At nakita ko talaga yung comment, no? Nakita ko yung comment dito ni Sir July Paunel, talagang yun, no? At maganda naging comment niya na meron na palang isang meron na pala siyang YouTube channel, no? Si Kalinga Pedro, sabi nga ni sa comment ni July Paunel, guys. So, ayan, nalaman na. At nalaman din natin kung sino at ano ang gusto niya laging makita sa paggising nang umaga ni Kalingap Edu, guys. So hanggang dito na lang ating reaction video. Maraming salamat po. Hanggang sa puli po nating reaction. There's a vlogger named Kuya Pakpak, spreading good vibes, giving all he's got. With a camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Pakpak, he's the one we adore.